What's up mga kayon? Welcome back! Para syempre dito lang sa Jomalong Work Travel December 29. Ilang araw na lang, New Year na. Goodbye 2020 na. Pero sa kasamaan palad eh, meron pa rin banta sa patatingin sa COVID. At lalo na ngayon eh, nagkaroon pa ng COVID SARS-2. So nananatili pa rin ng banta sa buong mundo, no? Pero anyway, ilang araw na lang at magpapalit ng taon. So sisimulan na naman natin ang panibagong taon ng 2021. So saan tayo patungo ngayon ay hindi ko pa alam, pero malamang nabasa nyo na ulit sa title na yan. Feeling ko ikuti lang natin yung mga magagandang lugar, o ikuti lang natin yung Maynila, no? So dito tayo magsisimula sa Paco. Para masilip lang natin, no, para doon sa mga viewers natin abroad at saka sa mga ibang taga-probinsya na minsan natirang Maynila o minsan nauwi ng Maynila. So ikutin lang natin ito. So papunta na tayo nung sa May Padre Paura Paco Cemetery, yung chapel. So dito mo lang muna tayo, ikot-ikot lang. Dahil ito yung sinasabi ko, yun ang Paco Park and Cemetery. Cemetery. Ayan. So sarado yan syempre. So sarado yan, ayun o, Paco Park nakalagay yun. So sarado yan. Dito tayo dumaan. Lahat ng mga parke dito sa Maynilaan isarado kasi nga under JCQ pa rin dito. So hindi pa sila pwedeng buksan yung mga amusement park, yung mga park eh bawal na bawal. Okay. So itong street na to, ano ba tong street na to? General Luna Street. Ikot tayo rito sa Apacible. Tapos daan tayo ng Paco. O nga pala, no? Meron nga nag-comment sa atin, nagre-request na Paco naman daw yung daanan. Siguro dito siya nakatira. So sana maikutan natin yung sinasabi mo. So ito, Apacible Street ito. So ito, malinaw na malinaw is Paco District 5. So ang may hawak na ito is District 5. Sa Paco, meron ng tinayo ritong Paco Arena, no? Actually, lagi ko na babanggit yan sa vlog natin every time na dadaan tayo rito. Yung Paco Arena, doon naglalaro yung mga D-League na mga basketball player, yung mga pinagkukuwaan ng mga PBA na mga player. Preto yung prior to ano, to pandemic. So dadaanan natin yung Paco Arena. Lucban Elementary School, para dun sa mga nag-aral dito. Ayan ang Lucban nyo ngayon. Justo Lucban Elementary School. Ito na ang Paco ngayon. Ito dati medyo hindi to ganun kaaya-ayang tignan eh, itong ilog na to. Pero ngayon sobrang ganda na. So medyo hintuan natin. Estero, nakalimutan ko na kung anong estero to. Pero mas maayos na siya ngayon. Mas maayos na siya ngayon. Ayun no, yung gilid ng Lucban. Ito yung sinasabi kong Paco Arena. Yan, ito yung Paco Arena. Wala pa siyang placard na malaki nakalagay eh. So yan yun. Malaki yan sa loob. Meron yung malaking basketball court sa loob. So nagsara lang muna for the meantime, gawa ng pandemya. Pero nung bago magpandemya, nakapag cover pa ako dyan ng Christmas party. Kasi nga diba dati photo videos, marami rin street nila dito. Dati marami ano, photo video ako.
So nagpapag-cover pa ako ng Christmas photo dyan ng isang mga kumpanya. Kapasible. Tapos kanan na tayo dun sa ano. Ay hindi, di na to apasible. Gregorio Street na to. Lumag-lagpas nung Paco Arena, Gregorio Street na. Hindi na siya apasible. Kanan tayo dito sa Peña Francia. Tapos kanan tayo ng Pedro Hill. Pasyal-pasyal muna ha. Kasi ang clearing operation is next year pa magsisimula ulit, January, kung di ako nagkakamali. Although January 1 may pasok. Ang DPS wala namang pahinga yan eh. So kesyo ka holiday o hindi, hindi sila nagpapahinga. Gawa ng kasi gaya ng Pasko, sila yung maglilinis ng mga basura, yung mga maghahakot ng maraming basura. So kailangan ng servisyo ng DPS. So walang pahinga ang DPS. Yung engineering, engineering sa January pa ang balik. Pero may pasok pa sila ngayon hanggang 30, hanggang bukas. So Peña Francia, kanan tayo ng Pedro Hill. Itong Pedro Hill na to, ito yung sa side ng itong tinatahak natin. Ito yung sa side ng Paco. Kasi merong Pedro Hill sa kabilang side, sa opposite side nito. Yun ang Santa Ana side. Ito yung Pedro Hill na Paco side. Ayan o, Pedro Hill. Ay, dito yung ano, yung mga bilihan ng mga murang kasangkapan, mga furniture. Ayan. Ayan. Marami dito mga kayon. Para doon sa kaalaman ng lahat. No? Dito sa may Paco, sa may Pedro Hill, maraming tindahan dito ng furniture. So kabilaan yan, meron pa sa kabila. Yun. Yun natin kung makakadaan tayo sa kabila. Ayan, meron din dito. So kabilaan naman yan eh. Ayan, mura lang dyan yung mga furniture. Ayan o, kabilaan no? Dami meron pa sa kabila. Dito sa side dyan mismo, bago ka dumating ng Pass Street. O yung, ayan o, bago dumating ng Paco, Paco Church o Paco Catholic School. Ayan, dami rito. So mura lang dyan, pwede kayong bumili dyan. Mga sofa, lamesa, table, chairs, kama, yung mga double deck, etc. Upuan, yung mga upuan na plastic, orokan, ayun, yung mga pang-office table. Ayun, ang ganda nun, na office table yun. Kailangan ko ng office chair. Ayan. Paglagpas mo rito sa Pass Street, syempre dito mo na makikita yung Paco Catholic Church. Itong Jaime Cardinal Sin Building. Ayan. Yung katabi niyan, yung Paco na simbahan. Parang gusto kong tignan to. May nakita ako rito kasi kailangan ko ng office chair. May nakita ako rito. Yun, no? Maganda yun. No? Kasi yung upuan ko sa opisina, eh kahoy lang. Ang problema, masakit sa puwet. Kaya tingnan natin. Ito. Ito ang kailangan ko. Magkano to? Magkano yun ito? 3.5. Ay, 4.5 yan, sir. 4.5? Bago ba to? O? Bago po. Bago? So, hindi ito yung ano? Ah, hindi, sir. Ayun lang kakalagay dyan kasi yung naka-display dyan, binigay na namin agahapon. Ito? Ay, may stock pa na, sir. 4.5 din. 4.5 parehas? Okay. Wala naman na iba yun, no? Ito lang malaki, sir. Ito lang malaki. Yung iba, may sandalan. Ayoko nun. Gusto ko yung ganito. 4.5? Opo. Kasya na siguro sa kotse ko yan. Sige, balikan ko, ah.
Hindi, okay yun. 4-5. Ito, may stock pa. Itong isa. Meron pa, sir. Meron. Ito, bago lang. Sige. Alright. Thank you. No, nakapagtanong tayo. Kasi kailangan ko ng office chair. Kasi yung office chair ko, as in, kahoy lang, literal. Eh, masakit sa wet pox. Marami dito, sa Paco. Mga furniture, sobrang dami. Kilalang kilala to. Ha, punta pa tayo rito. Itong area na to, marami dito. Mananawa ka. So, yun yung kailangan ko, yung office chair. Tapos, meron ding mga sofa. Ayan, no? Folding bed. Yung kuna na kahoy. Ayun, no? Ay, yung crib. O, yung kuna, tama. Yung crib na kahoy. Ayun. Ayan yung usong-uso noon, mga batang 80s. Yung mga kama, yung mga foam, yan, meron din dito. Hindi ko na isa-isa yan, mga kayo, na. Pero at least alam nyo lang na daanan lang natin. O nga, no? Na wala sa isip ko to. Pero, sige, minsan, bigyan natin lang solo na vlog. Pero ngayon, daanan lang muna natin. Kasi nga, marami pa rito. So, hindi ko siya may isa-isa ngayon. Ito, mga office chair, sofa. Kaya tayo sa kabila. Puro mga furniture to eh. Alam ko, gumagawa rin sila ng customize. Ayan. Ayan, mga cabinet-cabinet na kahoy. Ayan, ito, mga sofa. Ito parang mga brand new rin to. Ayan. So at least may idea kayo kung saan ang bilihan. Marami pa rito yan. Ayan o. Ayan, okay. Ako, Pedro Hill, Paco side. Andi dito yung mga murang furniture. Meron pang isa eh, sa may bandang bandang Juan Luna. Meron din doon. Tapos, Paco Catholic Church. Oh, ito na yung pinaka parang puso ng Paco. Ito. Ito yung pinaka puso ng Paco. Ito nga, may mga Jollibee. Parang pinakabayan eh. Jollibee. Yeah, kasi maraming tao rito. Mga padala-padala, smart center, mga fast food chain, mga vendors. Ito yung madalas na kiniklearing natin. No, nasa hawkers tayo. Yung mga yan. Kasi tingnan mo naman, no, lumalagpas sa bangketa. So dapat kasi hanggang doon lang sila sa loob nila, pero tingnan mo naman ngayon, nasa bangketa sila halos. Kasi baka hindi makuha. Oo, oh, sige. Ayan, yan yung galit na galit yung hawkers sa mga ganyan. Pati yung mga trapal-trapal na yan. Alright! So Paco, Paco, Paco. Tapos eto na yung Anghel Linaw. Yung kanto na yan. Yan, Anghel Linaw yan. Tapos may binibilan ako rito yung bakery. May binibilan ako rito yung pandekoko. Yun, yung bakery na yun. Yun, yung panay tinapay. Sobrang sarap ng pandekoko dyan. Pag bumili ako dyan, 20 piraso, 30 piraso, kasi pamatagalan na yun. Pang ilang araw na yun, hindi naman nasisira agad-agad eh. So, sobrang sarap pa, kaya hindi na siya umabot ng mga ganun. Tapos dito, maraming mga supermarket. So, ilang yung supermarket dito? Super 8, Mercury Drug. Meron ng Mercury Drug doon sa may Pass Street. Meron pa rin dito. Tapos, Save More. Meron pa rin dito. At maraming tao. Kung mapapansin nyo, mga kayo, wala masyado natitila ng paputok. Ayan, oh, meron din Save More. Ayun yung Onyx eh. Ay, hindi. Sa kabilang side pala yung Onyx. San Andres pala yun. Marami rin mga bangko rito kasi parang ito kasi yung pinaka ano niya, pinaka main, pinaka bayan ng Paco. Yun lang, no? Ano pa ba? Tapos ay, ang ganda ng simbahan na to.
Ano ba ito? Iglesia? Tapos kung mapapasin nyo, lahat ng mga signboard ng mga street, ayun, dati kulay green yan, green puti. Ngayon kulay pula na. Yan o, yung may San Marcelino Street. Dati green yan. Ngayon, blue na, no? Kasi yung blue parang symbolizes Isko Moreno effect. Parang ganon. Pag dinerecho natin to, yung LRT 1 na, Pedro Hill. One way yan, kaya iligo tayo rito sa Agoncillo. Ito, Escoda. Yan yung madalas din pinapasok ng hawkers. Pero doon sa may dulong side, sa may dulo ng Paco. Mapapansin nyo, minsan nababanggit yung Escoda ron. Yun yun. Dito naman kasi usually mga private company. Kaya kung mapapansin nyo, may yun, mga parang warehouse kaya nito. So, marami dito nyan. Mga ilan-ilan meron din. Tapos mga private na bahay. Meron din dito. So dito tayo sa Apacible. Ayan. Dito ang kagandahan dito. Actually masarap tumira dito. Kasi ang kagandahan dito, kanya-kanya rin ang bahay dito. So tahimik din. Ito may mga commercial rent na rito. Pasibre pa rin tayo ah. Yung panluma na to. Pagka meron kayong mga gustong puntahan natin, i-comment nyo naman dyan. Mababasa ko naman yan. Actually, marami akong nagbabasa ako ng mga comment-comment nyo. So, minsan nagre-reply, minsan hindi. Minsan na nilalike ko, niya heart ko. Pero meron ako, nag-i-spend ako ng time para basahin lahat yung mga comment nyo. Okay. So, napuputa. Apasible pa rin. Daan ang galing na tayo kanila rito. May mga ilang street dwellers dito. Ito tahimik kasi eh. So, in fairness naman dito sa kalye na to. Lagi akong dumadaan dito. So, tahimik naman to. Ganito lang, busy street lang. Busy road lang. Marami lang dumadaan sasakyan. Pero tahimik dito. Kumpara doon na taliwas na taliwas doon sa lugar na mararaming tao. Ayan. Although may mga street dwellers din, syempre hindi naman mawawala yan sa Maynila. Gaya nga nung nakausap ko na street dwellers, sinabi nga niya na talagang hindi naman daw mawawala ang street dwellers sa Maynilaan. Dahil ilang taon na siyang ganun, same pa din naman daw hanggang ngayon. May point nga naman, ano. So talagang parang Maynila, parang kakambal na rin ng street dweller eh, no? Nanggaling na tayo rito kanina, iniikot lang natin. Iniisip ko pa, baka may nakalimutan tayo eh. So bawal kasi kapasok tayo rito. Ito yung Angel Linaw. Ito yung madalas na pinapasok ng hawkers, kung yung matatandaan, no? Kasi nga marami rin mga pasaway na mga vendors dito. Kaya talagang halos inaraw-araw ito ng hawkers para mapatinulang. Kasi nga, gaya nun, bawal na bawal yun sa bangketa. Pero itong mga to, nasa bangketa. Ayan. Although, ilan lang naman to. Yung iba, sumusunod, gaya na ito. Saka yung mantika, oh. Wala naman nakalabas na mga gamit-gamit sa bangketa.
sana, masikip na kagad dito. Excuse me. Eh, kung hindi naman yun, ni Mama, tsaka ay, grabe yung buko rito, ha. Dito, hindi ka pwede dumiretso eh. So dito mo lang papark yung motor mo. Ang dami na rin dito. Ito yung laging sinusuway nung ng hawkers. Oh, eh, marami na rin sa bangketa. Marami na naman sa bangketa. Alam nyo, in fairness sa hawkers, para doon sa mga lagi nanonood sa akin, in fairness sa hawkers ha, talagang pagka sila ang kasama ko, oh, talagang walang away talaga kung away, lalo na pagka naagrabyado o pagka na talagang nasa tama naman. Yun nangyari sa Sobel, talagang na-miss ko ang hawkers. Kasi talagang hindi nakakuha kasi yung tao eh, no, hindi nakakuha yung tao. Gawa ng hindi nakakuha yung tao doon kahit na may pulis. Hindi nakakuha. So in short, nakatakas din. Doon ko nami-miss yung mga hawkers padating sa ganun. Kung talagang subscriber kita at nanonood ka sa akin talaga, alam mo kung ano ibig ko sabihin. Dahil pagka hawkers ang kasama mo, eh talagang, nako! Ewan ko na lang. Kayo na lang sabi, kayo na lang humusga. Okay. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa pag-iikot natin sa Paco at dun sa furniture na sa furniture na iniikot natin. Nagkanabas na lang din ako ng upuan kasi nga kailangan ko ng office chair. Yung tulad nun, yung mataas kasi nga para dun na ako nag-edit sa bahay. Kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na syempre. Sana makonsider mo na makapag-subscribe sa akin. Dahil marami tayong i-upload, no? Marami tayong dapat gawin at i-cover na vlog. So ito muna for the meantime, dahil wala naman tayong clearing operation, dahil magre-resume ito next year pa. Maraming salamat sa inyong tiwala, sa mga major sponsor natin, sila Ma'am Laila, sila Ma'am Ann, sila Sir Dodi, sila Ma'am Lourdes, sila pa ba? Sila Ma'am Lourdes, sila Ma'am Laila, Ma'am Ann. Maraming salamat po. Sila Sir Dodi, ang ating mga nakalista sa kanya. Ang ating mga major sponsor, syempre. Yun, Ma'am Lu, Ma'am Lourdes, Ma'am Laila, Sir Robert, Sir Dodi, Ma'am Jojit, saka si Ma'am Chacha. Yung shoutout ko, abangan nyo na lang one of this week. Makakapag-shoutout tayo. Maraming salamat sa inyong panood dito sa ating channel. Sana makapag-subscribe kayo. Thank you so much. At advance, Happy New Year. Ilang tulog na lang. December 29 ngayon. Ilang tulog na lang. 2021 na. Maraming salamat sa inyong lahat. Jome Along Work Travel! Hello mga kayon, kung nagustuhan nyo ang ating video or pwede nyo rin i-search ang Jome Along Work Travel sa inyong YouTube app, click nyo na kahit anong video dyan at huwag nyo kalimutan i-like, subscribe at click nyo na rin yung bell notification para lagi kayong updated sa mga videos na ating i-upload. Thank you!